Okay, so para mas madali siguro maintindihan kung ano yung talagang hindi balance na itsura. So ito example ng isang pangit na design. So naging pangit yung design niya kasi nga, syempre, hindi niya na-apply ng maayos yung, ano niya, yung design fundamentals. At saka, hindi siya marunong kung paano niya ibabalance yung design. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya marunong kung paano niya ibabalance. Hindi niya alam kung paano i-distribute yung mga elements na ibinigay sa kanya para dun sa tarp. Kasi, halimbawa, yung logo. So, dito kasi, dun sa, ang approach niya kasi dito, parang lahat gusto niya umilitaw. No? Lahat gusto niya kitang-kita. So, hindi pwede yun. Hindi pwede sa design yun. No? Hindi magbabalance yung design mo. Bakit ka mo? Kung gusto mo lahat lumitaw sa design mo, wala nang lilitaw. Ano lang kukuha nyo? O paano gusto mo na lahat mababasa? No? Lahat gusto mo may highlight. So, halimbawa, ito, SMA School. Siyempre, yun yung una-una na mabasa. And then, yung sa enrollment for school year 2021-2022, malakas na naman siya kasi red. So, malakas na naman. And then, dito, sa virtual classes na ongoing, ginawa mo na namang red yung text. Tapos, merong highlight naman na white na brush. So, ang lakas na naman niya tingnan. Ang gulo niya tingnan kasi nga, walang kayusan, walang sari-sariling role yung bawat isa. No? Walang ace player, kung tawagin. Kung ano talaga ba yung gusto mong unang makita muna nung viewers or nung mapapadaan. Kasi nga, ito naka-tarp yan, di ba? So, kung gusto mong, halimbawa, ito lang talaga yung pinaka-highlight mo, yung virtual classes now ongoing. O kaya yung enrollment for school year, ganyan-ganyan. Kasi hindi naman lahat yan mababasa agad. Kailangan mapukaw muna siya dun sa attention na siyempre, una-una, kailangan maging magmukhang professional yung design. So, yun yung isang example ng hindi na balance. So, parang ito rin. Ito, medyo okay pa kasi yung Shane Splash, yun talaga yung pinakamalaki. So, yun yung parang pinaka-focal point na. And then, ito naman mga image kasi, hindi na effective eh. Hindi na effective kasi nga, hindi na makita ng maayos talaga. Lalo na to, liliit na ng mga, natingin mo ba, yung tarpaulin, di ba? Siyempre, nasa taas na yun, makikita mo baba kung ano yung mga yan. So, nagiging madumi lang tingnan. So, siyempre, wala naman masyadong education sa design din yung mga ibang, yung sa tarpaulin shop kasi nga ako, galing din ako dyan. So, yan. Sana medyo nag-guess nyo yung example natin na to. Mag-example pa tayo ng iba. Okay, so, ito naman example ng, sabi na natin, balance naman yung design niya. Kasi nga, maayos naman siya tingnan. Lahat naman ng elements nagkakasundo, hindi naman magulo tingnan, nakalagay naman, nakalatag naman yung bawat element sa position nila. So, may maayos sila na roles bawat isa. Meron silang ginagampanan na maayos na role or meron silang, halimbawa ito, lahat ng tech. So, dito lang siya sa gilid. Alam ng audience kung ano yung hierarchy, kung ano yung una niyang babasahin. Kasi ito yung malaki. And then ito, hindi mo na pwedeng i-highlight na naman to ng kung ano-ano. Kasi nga, malilito na naman yung audience. Kasi ano bang gusto mo talagang ipabasa sa amin? So ito, kung secondary lang to. Secondary lang. Kumbaga, Scottie Pippen lang siya. O Dennis Rodman lang siya. Kasi lalo na to, meron pa tayong call to action dito. Siyempre, pagkatapos mo basahin yung headline, yung ka ngayon dun sa call to action. And then yung sa picture naman, sarili din siyang bigat na nandito siya sa gilid. Na kumbaga, nagbe-blend lang siya na maayos. Hindi siya masyadong nagsusumigaw. Pero syempre, depende pa rin yan sa kung ano talaga yung unang-unang gusto mong ipakita sa audience. So, pwede mo pang liitan to ng konti na ganyan. Tapos lakayan mo yung picture. So, yun. Automatic naman yan. Balance pa rin tingnan yan. Huwag kayo masyadong mag-alala kung gaano ba kabigat yung sa left side or sa right side. So, nakita nyo naman yung pinag-usapan natin na asymmetrical balance na pwedeng merong isang malaki tapos yung iba ay puro maliliit na. Kasi nga, meron tayong focal point kung tawagin. Which is, kung gusto mong main image mo lang, ang pinakamakikita mo, eh okay lang yun, walang problema yun. Hindi magiging imbalance yung design mo. Magiging imbalance lang yung design pag talagang, yun nga, pag pangit na ng itsura at gusto mo lahat na highlight. So, wag lang talaga yung, syempre, ikaw ba naman, mag-layout ka ba naman ng, sabihin mo ng sobrang lilita mo ng ganito to. Tapos, ganyan lang yung text mo, nandito lang. Ayan, ganyan lang kaliit yung picture. Eh, yung picture mo mahalaga, di ba? Yan yung pampukaw ng attention. So, syempre, hindi na rin magmumukhang balance yung design mo kasi nga, nawala na yung mahalagang subject eh.
Mahalaga mga focal points kung tawagin eh. So ito pa, bigyan ko pa kayo ng isang example yung ginawa natin. So itong ad na to, sinend sa akin ng mga isa sa mga viewers natin sa Monkeys eh. So makita mo naman na sobrang awkward nung spacing niya. So ito siguro yung isa sa mga times na masasabi mong hindi balance yung design kasi hindi maayos yung pagkakalatag niya. Parang ang itsura kasi nito, parang hindi pa tapos, parang nilagay niya lang basta ng ganyan, tapos okay na. Aksidente niya na save, tapos sinend niya. So, kumbaga, hindi mo kang pinlano. Parang ano lang, aksidente lang na nailagay lang basta dyan, tapos yun na. So, kita nyo, ginawa natin ay inayos natin yung mga spacing niya. Which is, kagaya nito, tingnan nyo, yung spacing niya malalaki pa rin. Pero, dahil naka-organize siya sa isang lugar lang, mas mukha siyang balance tignan. Kasi nga, eto, kasing bigat niya tong text. Pwede mo sabihin na kasing bigat niya. Or, medyo kaparehas niya ng visual weight. Ito kasi, ang awkward nung nilagay niya is dalawang malaking space dito sa gitna. Mukhang madumi tingnan yung design. Kaya, hindi balance tingnan. So, yun, simple lang din naman ang pagbabalance. Yung kagaya nito. Siyempre, kung gaano kabigat yun nandito, pwedeng ganito kabigat din yung nasa kaliwa. Nasa nga lang kasing bigat nung sa kaliwa. So, yun lang naman ang common application ng pagbabalance ng design. Hindi naman masyadong komplikado. Siyempre, yun nga, kagaya nung sabi ko, wag yung sobrang awkward na ganyang kaliit. Siyempre, hindi na masyadong maganda tingnan. Tapos ito, lilita mo din. Yun yung ilan sa mga times na pwede mong sabihin na balance yung design. Pukuha pa tayo isa pang last na example. Okay, susunod natin example. Ito naman, yung Bravo Auto Body Care. So, ito yung nasa YouTube channel ko. So, makita mo na, ito, parang awkward na naman yung mga spacing na ginawa niya dito. Tsaka yung mga placement ng mga element. Kasi parang, hindi mo maintindihan, gusto niya bang lagyan ng maraming spaces, pero yung may mga lugar na sobrang nagsisiksikan sila. So, kagaya nito, siniksik niya dito itong mga text, pero ang luwag pa dito. And then ito naman, ba't nilagay niya lang dito sa isang side? Ito lahat naka-center, tas ito naka-left align. So, yun, talagang, then ito, hindi mo na maintindihan kung ano ba yan. Kasi nga masyado nang maliit. Kaya parang, hindi mo rin masyado makuha kung ano yung mga text niya sa ilalim. Pangit din yung placement niya. So, yun, isa siguro to yung dun sa mga masasabi natin na hindi balance tignan. Kasi nga, ang pangit ng placement, tsaka ang pangit ng spacing. Pati yung pag-distribute niya ng mga elements, which is yung meron sila mga visual weight kung tawagin, hindi niya na-execute ng maayos kasi nga hindi mo maintindihan kung ano bang, kung naluluwagan ba siya dun sa spacing ng design or nasisikipan siya. Kaya sabi sa inyo, okay lang naman na maraming mga spaces. Basta, maayos yung pagkaka-placement nyo ng mga elements. Mukha pa rin silang talagang natural lang na dun nilagay, no? Hindi yung parang basta na lang sinalpak. So makita nyo naman, ito yung ginawa nating redesign, mas okay na siya, mas maayos. So yun, guess nyo na naman kung ano yan. Na mas naging balance na siya at hindi na parang pilit na pilit kung saan pinaglalagay yung mga ibang element. Right? A few moments later. Alright, so yung video na napanood mo na yan ay part ng online course na pinamagatang Fundamentals of Graphic Design, kung saan pag-uusapan natin ang mga elements at mga principles na nagko-contribute para maging mabangis ang isang design at syempre para mag-improve na rin ang iyong design skills. So yan, kung nagustuhan mo yung video na yan at may natutunan ka naman kahit papano, aba, eh di mag-enroll ka na sa course na Fundamentals of Graphic Design at punta ka lang sa monkeysea.net/courses at i-add to cart mo na yan. For only 300 pesos ay napakarami mo nang matututunan. So over 4 hours of learning siguro yung buong course na yan. Ano? So pwede ka rin mag-order ng mga books at e-books dyan sa website ng monkeysea.net. At syempre, meron din tayo mga free courses dyan. So, check it out mo na lang. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood mo sa video na to. Sana may natutunan ka. I'm out. Peace.